May bumisita sa amin ngayon, guys, at ito ang Team Batala. Nagdala sila ng 5 chairs. I-congrats muna natin si Kuya Patata dahil ito na ang kanyang last mo. Maraming salamat sa mga sumuport sa atin dyan. Oh, nagliliyab ka? Nagliliyab. Paniliyab. Ito nyo na. Siyempre, idol kasi Patata. 31 days challenge natapos niya. 31 days. Woo! I am so proud of you, Kuya Patata. Hindi ko in-expect na ganun lang kabilis ang 31 days na lumipas. At talaga namang nakapag-upload siya everyday. At dahil dyan. Pwede mo na isa mong gaming chair! Ayos, tol! Ayos na ayos. Ano ayos na ayos? Alin ba dito yung sa akin? Ayos na ayos! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Kuya! Maraming salamat! Yan tanong! Ever ba nagkaroon ka ng gaming chair sa iyong life? Never! Uy, bakit? Because sa computer shop lang. Pero ngayon ay ibang araw na kasi it's 31 days na nga natin. At binigyan ka ng Batala. Mag-thank you sa Batala. Maraming salamat po, Batala. Nagkatotoo na yung wish mo. Kasi sa mga nakaraang vlog, talagang humihirit talaga ako dun sa vlog ko. Bakita mo. Bakita ko na lang. Puro na lang. Baka naman. Puro may ganun eh. Pero ngayon, natupad na. Law of attraction pala, ayan. It is proven. Message ka dito sa gitna. Dito ako sa gitna na Batala, ayan. Thank you for everything. Dear Batala, maraming salamat una sa pagbigay sa akin ng isang panibagong gaming chair. It is since day one. Humirit na ako nung nakita ko na siya. Tapos, magamangha ako. Minsan napapaginipan ko pa siya eh. Pag napapaginipan ko siya, may lumiliwanag na gaming chair. Sa mismong 31 day upload ko, talaga na mga dumating na siya. Alin ba dyan muna? Yung apat ba yan? Dumangan daw yun sa'yo, pare. Alam ba dumangan? Before sa limited edition namin, siya yung premium gaming chair. Premium. Kumbaga, sa Shopaw. Ay, may special. May sauce, kumbaga. Kahit ano pa yan, talaga namang syempre. Maraming salamat pa rin kay Batala. Dahil syempre, napagbigyan tayo ng opportunity. Alam mo na, mga ganitong bagay. So, next nito is unboxing. So, ayan. Thank you ulit kay Batala. I-like nyo nga yung page nila. I-screen ko na lang sa inyo. And ayan. Tapos makikita nyo na rin yung mga ibang gaming chair nila. Let's go! So, ayun nga. It is October 31. Nasa dulong point na tayo ng ating challenge. Bago ako masimula, Patata, syempre. Gusto ko rin mag-congrats sa'yo. Hindi ko alam. Gusto ba natin mag-gano'y bag-bag, body-body. Syempre, like ang sinasabi sa'yo na itong 31-day upload na challenge, para rin naman sa'yo yan. Iba kasi hindi siguro naiintindihan kung bakit may challenge na ganyan. No? Kala nila, pinapahirapan mo lang sa'yo. Hindi naman. Pero, ang totoo niyan talaga is yung proseso nitong 31-day challenge na nagtatry ka ng iba't ibang content. At the same time, nag-explore ka ng mga contents na hindi mo pa nagagawa dati. Kasi kung nakikita nyo, may pakita nyo namin ngayon na talagang itong mga video na to naging kumbaga yung experimentation ng ginagawa mo ay sobrang lawak. Try and try until you find the one. Kasi di ba may mga times doon syempre may mga effective, may mga hindi effective. Ganun pero naman, kahit hindi effective yun may natutunan ka doon sa content. Syempre parang ano to parang buhay lang yun. Marami kang gustong matutunan or gustong makita, tapos syempre hindi naman lahat ng gusto mong subukan pasok sa'yo. Kapag doon sa point na yun parang hindi bagay sa'yo, may natutunan ka dun sa mga bagay. Ibig sabihin, yung 31 days challenge, hindi lang siya basta upload para sa akin, kundi learning stage din kung ano ba yung para sa'yo talaga. Kumbaga, ito, meron din siyang tinatawag na self-development tsaka self-improvement, kung ano man yun. Siyempre, para din sa inyo yun, para makita nyo yung progreso ng pagkatao ko. And also, para din sa akin, kumbaga nakikita ko din yung true self ko, kumbaga. Kung paano ka mag-evolve. Mm-hmm. Dahil nag-evolve pero kailangan, two-pump setup na tayo sa vlog na to. Testing lang natin. And ayun niya. Talagang, itong 31 day challenge natin, to be honest talaga, mahirap siyang gawin. Pero as the day progress nga, talagang parang di mo na namamalayan na mahirap siya or something. Kumbaga, nasasanay na yung katawan mo. Nagiging routine na siya, paano ka buwangon or kumain, tapos vlog. Ngayon, kasi dati, syempre, iniisip lang ng katawan mo, kumain, matulog, tapos ganyan. Nung maglaro. Ngayon, nung dinagdaga mo ng vlog, syempre, nag-adapt yung katawan mo, tsaka utak mo na. Ngayong araw, kailangan may gawin ka ngayong araw. Yun, nagiging part na siya ng sistema mo at the same time. Hindi lang siya nagiging routine, nagiging hobby na rin siya. Iba yung hobby, tsaka habit. Kapag naging habit mo na rin siya, nasanay ka na gumawa. From hobby, kasi syempre hobby lang yun eh, nung muna
talaga. Mm-hmm. Ngayon, habit mo na siya. Sabihin yung habit, ayun, yun yung daily mo na ginagawa mo. Wait, bago kasi maging habit ng isang bagay, kailangan mo siyang ulitin ng 7 days. Eh, di ba, kumbaga more than 7 days mo na siyang nagawa. 31 days mo siyang ginawa. So, kumbaga kahit hindi paalala sa'yo, kahit hindi ka itulak, o kahit hindi ka paalalahanan, pagising mo sa umaga, naka-angkla na siya sa sistema mo. Yun ang pinaka-best na feeling na pwedeng mangyari sa isang creator na kahit hindi ka itulak ng kahit na sinong tao, mismo sarili mo, mismo utak mo, mismo katawan mo, yung naghahanap na magawa yung dapat mong gawin, which is yung goal mo is matapos. At nandito ka na sa last part ng challenge ng 31 day after. Ano ang Anong masasabi mo bilang isang creator? Bilang isang creator na sumubok ng 31 day challenge, syempre, una sa lahat, marami tayong iniisip talaga paano mo gagawin, paano mo i-shoot, ano yung gagawin mong content. Tapos, yun yung pinaka-crucial part eh, yung content talaga. May part talaga na makikita nyo na may maganda akong content, minsan talaga may content talaga ako nasasabaw ako. Pero, ganun talaga eh, part siya ng kapag ginawa mo siyang habit, hindi naman everyday kaya mong gumawa ng maganda. Sobrang tindi, no? Not unless production ka. As ayun nga, yung ginagawa ko yung challenge talaga. May part talaga na minsan may maiisip kang maganda, tapos may maiisip ka na kala mo maganda. Pagdating mo sa ibang tao, eh talagang hindi pala ganun kagandahan. Hanggat hindi sinasabi sa'yo, hindi mo makikita. Kaya maraming salamat din sa mga nagpo-point out ng mali ko. Kasi doon ka naman talaga matututo sa mga kamalian. Hanggat hindi sinasabi sa'yo ng tao na mali ka, iniisip sa utak mo na tama ka. So, sa ganun pag-iisip, talagang hindi ka mag-i-improve talaga at hindi mo nalalaman yung may mali sa'yo. Tsaka ano yan, ang tawag dyan, constructive criticism. May iba't iba kasing criticism eh. Lalo na hindi naman lahat ng tao mag-a-agree sa ginagawa mo. At the same time, may mga tao din na talagang, alam mo yun, hindi lang nila trip yung ginagawa mo. Pero all boils down dun sa bagay na sa goal mo eh. Ano ba ang goal mo? Ang goal mo is to upload. Ang goal mo is, syempre, ma-provide mo yung kailangan mo para sa family. At the same time, makapag-ipon ka para sa sarili mo at para rin sa mga kapatid. Kumbaga, yun ang tinitignan mo rather than dun sa mga bagay na sinasabing hindi maganda sa'yo. Ako, i-share ko lang bilang YouTuber. Ako kasi, ang motivation ko talaga, syempre, ang pinakauna talaga is yung pagiging masaya mo dun sa ginagawa mong content. Kung tutusin, pwede tayo mag-upload everyday, kahit ano. Pero ang tanong mo dun sa sarili mo is, masaya ka ba dun sa ginagawa mong content? Napasaya ka ba nung content na yun pagkatapos mo siyang i-upload? Yun yung nagiging motivation ng mga creator na, alam mo na, na talagang mahal nila yung paggagawa nilang content. Syempre, meron tayong tinatawag na, yun nga, yung goal na sinasabi, na once na na-reach natin yun at nagawa natin yun para sa family natin, talagang sobrang sarap nun sa pakiramdam. Kumbaga, makakalimutan at masasagasahan mo talaga yung mga taong kung ano-ano lang sinasabi sa'yo. Kumbaga, yun lang lagi mong kasi kahit naman anong gawin mo, matindi, maganda, malupit, pinagandaan, o sobrang tindi pa, eh may masasabi at masasabi sa'yo yung tao. Kasi ganun talaga yung tao eh. Kahit anong gawin mo, anong magandang gawin mo, may isa't papansin sa'yo na may kamalian mo. Pero, syempre, wag mo isipin yon kasi isipin mo siya sa part na in a good way na yung mali na yon, yung mali na sinasabi sa'yo, pwede mo siyang hayaan, pwede mo siyang matutunan. Sabi nga sa ano te, sa Hakuna Matata, or Lion King, parang may sinabi siyang sinabi na And ayun nga, sinasabi ko nga, may nabasa kasi akong quote talaga na sa Lion King, yung Awimboe. Awimboe. Pero, hindi, ito lang, sa chef. Pero, sorry, may ito sa'yo guys eh. Sige, parang. Ito kasi parang life quote kasi siya eh. Parang sabi kasi sa Lion King, the past can hurt, but the way I see it, if you can either run from it or learn from it. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung mga bagay na masasaktan at masasaktan ka talaga. Yeah. Sa lahat naman ng bagay, kahit YouTube creator ka, sa mga i-upload mo, may mga matatanggap ka masasakit na salita. Mm. Either papansinin mo or may matutunan ka dun sa kanila. Kasi minsan, akala mo, binabash ka nila, pero may point sila na, ito, gawin mo to, ganyan, ganto. Eh, ikaw, kung titingnan mo siya ng masama, parang, mas gusto ko gawin yung dawin na paraan ko. Pero kapag ginawa mo yung part nila, tsaka mo lang marirealize na maganda rin pala yung sinasabi nila. Yan. Pero ayun nga, sa 31 days challenge na to, syempre, hindi ko naman to magagawa talaga without help of Master Power.
account natin. And also, yung mga kasamang vlogger natin, hindi natin ma-achieve to nang wala yung kasamang vlogger to na sila Sir Titus, sila Bruce, sila Kat, sila Sir Lee, sila Muning, tapos sila Yoji, sila Chairman. And syempre, kasama din natin yung mga editor nila Kuya Pao na talagang sumusuporta din lahat talaga dito. Sila Maso, sila Chester, tsaka sila Kuya Mikael. Tapos also din, yung girlfriend niya talaga ni si Mick. Diba? So lahat, si Romil, Fichi, lahat-lahat talaga dito. Tol, babalos na si Chairman. Oh. May masabi ba, gusto ko muna magpalam ko dito. Cutting message. 31 ano to eh, duration nito kaya. Wala akong ibang sasabihin sa'yo, boy, na I'm so proud of you. Yes. And congratulations. Sobrang hirap nung ginawa mo. Sana magawa ko din yun. Uy, inspiration kita. November, diba? Malay mo, diba? Maraming salamat, Tol. Congratulations, Kuya Patata. Uwi ka sa Laguna yun. Pero ako, ayaw mo na mag-coming home next time muna. Pero ito nga, Patats. Yung isa pa sa mga goal natin na hindi man natin na-reach yun is yung 100 listeners. Pero, ikaw, ano ba take mo dito sa hindi natin siya na-achieve na ganito? Ngayon, sa 31-day challenge natin, hindi natin na-achieve yung 100K. Pero iba pa rin yung feeling na may na-accomplish ka talaga. Oh. Siyempre, lahat naman ng bagay. Kapag may na-accomplish ka, talagang sobrang saya sa feeling. Mm. Kapag nag-100K lalo, ano pa kaya yung feeling na yun? Tsaka, hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya nakuha ngayon. Eh, hindi mo na siya makuha. Kumbaga, at the same time, yung goal mo na mag-100K, at sabihin natin, hindi niya na-meet yung time duration na gusto mo siyang ma-meet. Ibig sabihin nun, eh, bibitawan mo na yun. Kumbaga, ano lang yan eh. Parang gawin mo rin siyang motivation na mas mag-strive ka pa for the better and for the best. For the goal na magkaroon ka ng 100K subs. May mga bagay talagang hindi kayang madaliin. Pero hindi porket mabagal na maibigay sa'yo, eh hindi na may bibigay sa'yo. Kumbaga, kailangan mo lang din talagang mag-aral pa, mag-grind pa mo ng mas matindi ba? Kumbaga, mag-isip pa ng mas matindi and mag-evolve at mag-adapt dun sa mga meron ka ngayon. Kasi yung 31-day uploads na yan, hindi yan madali kung tutusin. Kung may tao na kayang gumawa, sabihin natin, oh, 31-day upload, wala namang kwenta yung upload, kaya. Kahit sabihin mo walang kwenta yung upload, mag-upload ka ng 31 days, napakahirap mag-upload. Mahirap yun talaga. Mahirap yun kasi ganun naman kadalasan talaga yung parang si edit mo pa. Madali siyang sabihin talaga, 31 days, parang sabihin mo kahit mag-upload ako 5 minutes. Mm-hmm. Pero syempre, parang may gusto ka pa rin mapakita sa kanila na maganda. So, ayun, mahirap talaga kung ipipinpoint mo. Balik muna tayo sa part na to. Pakita mo muna yung konting-konting montage ng mga ginawa mo nitong 31 days. So, music video. Next segment ito, yung music video. Pero ito, papakita ko nga sa inyo yung montage from day 1 to up to day 31. So, parang sabihin na natin 10 seconds each clip. So, ayun na. 1, 2, 3, let's go.